Good evening po sa inyo lahat mga players. So for today's video is meron nga tayong tatalakayin about nga po sa issue kanina sa isang club nga po dito sa amin sa Cavite. What? Sa CHPA gawa ng meron nga kaninang karoon tayo ng issue doon mga players. So yung issue nga po na yun mga players, yung player nga po ay nag-clock nga po ng hindi pa na-release yung ibon nila. Ang galing! Ang galing! Malaking palaisipan po yung mga player kung paano po nag-clock yung ibon niya na hindi pa na-release yung ano nga po mga ibon sa Tabang Bulacan mga player. Doon po ang kaninang release point po ng training po nga ng North namin. Kaya yan po ang tatalakayin natin ngayong gabi mga player. So kung bago ka pa lang po sa ating YouTube channel mga player, paklik na po ng subscribe button, saka paklik na rin po ng notification bell icon para updated ko po sa mga videos na ilalabas natin mga player. So tara, umpisa na natin mga player, intro muna tayo. Ito na nga po mga player, yung ano nga po yung topic na to na pag-uusapan natin. Kasi kaninang umaga nga po, nung pumunta kami ng Pampanga, natagalan po yung release ng club nga sa CHPA nga po. Gawa nga na pong maulan nga po sa Bulacan. Talagang maulan talaga nung dumaan kami kaninang umaga sa bandang Bulacan. Lalo sa Marilao area pa lang, maulan pa lang. Kasi yung release point kanina sa Bulacan po ng CHPA is sa Tabang area po. Sa Tabang Bulacan po, dun po ang release point kanina ng training po ng ano CHPA. Kaya na-delay sila unti ng release po sa ano gawa ng maulan nga po. At ang nangyari nga po dun sa issue kanina, nag-clock nga po si player ng hindi pa nai-release yung ibon. What? Ang galing! Kaya paano nangyari yung ganong senaryo? Kaya ito, tara, panoorin natin yung investigation po ng ating mga BOD po, saka ng racing chairman natin na si Boss Dance po sa player nga po na nag-clock po ng ganon. Ito po yung video niya mga player. Yung ibon mo nakawala na? Oo, nakawala na. Uli ko. Mabilis lang ba ang liin yan? Hindi alam. Hindi mo ikakadalan kasi laya sila eh. Ah, dito sila nawe. Kasi dapat boss, hindi nyo, wala mo ba nag-clock kayo, hindi nyo papakawala ng ibon muna. Kasi may showbird tayo. Oh. Yung mga first clocker, second clocker, third clocker, may showbird tayo. Pero sabi niya, hindi nga siya nag-clock eh. Hindi siya nag-clock. May, saka, pero mamimilagay namin. Pag-verify namin mamaya kung anong ginamit na pang-clock at anong number ang ginamit na pang-clock. Hmm. Yun yung iniimbestigahan po namin. Kasi, mahirap kasi eh. Kasi ang pinagtatawa kasi namin, wala pang nag-clock sa pag-clock. Tapos, ayun nga, nag-clock pa. Siyempre, marami talaga mga ano. Oo, bago wala pa rin. Pero wala talaga. Kasi kung hindi ka nag-clock, tapos yung ibang naka-registered na number na gamit, hindi papasok yun eh. Hindi papasok to eh. Hindi papasok yan. Nakapago ko nga lang ng password eh. Sa ano eh. Matag na ba kayo? Matag na kayo? Wala, nag-out nga ako. Galing akong trabaho eh. Napa-ano nga ako eh. Napa-out ako na maaari. Ano ba? Bisa na kayo ba? Bisa na. Pero talaga wala akong ina-ano eh. Sabi mo na, nag-out. Siyo lang ako talaga wala akong nagaling ang mga pizza ko sa akin. Kasi nga, no, ang ano rin, hindi sila naniniwala na hindi ako nag-clock, pero wala na magawa. O, baka sa ano, baka may isa pa kami miisip, baka sa ako nakawala yung takrit ng ibon namin para umuwi ng maaga. Wala. Eh, ngayon lang, sinabi mo naman nakapawin lang ng ibon. Nagdito ako ng mentay, bali hindi ako nag-aasal ng damay. Talagang nag-take na ibon. Pero anong oras na rin, yun dati nga sabay ng ibon. Wala akong nabon, sabi mo na nag-work ako. Wala. Pang 100 nga. Pero nagtumingin kasi results nung, alam mo, bag ngayon. Nagpapaklak lang ako ngayon, Papa Jet. Ah, hindi ka pa nakakita na. Hindi mo rin alam na ikaw yung nag-first. Na, pero kanina, sinasabi ng pinsa ko na, uy, ito nag-first eh. Ayun. Para sa akong ano. Eh, kaya inaano ko na maiklak kong ngayon ngayon. Kasi wala talaga akong tungkali. Ano ba? Tara. Para sa akong tungkali.
Okay. Boss. Salamat sa pagpagtulungan, ha? Nandiyan, sige lang. Nandiyan, oh. Hindi lang ako pang para nalang. Sige, ito po yung ano, may controversial na nag-lock ng wala pang release. Si ano ba ano niya ba sa Yo. Boss, sa lahat ng member ng CGPA, patay siya na po, pero wala po talagang nangyano. Sana ho, huwag na natin i-issue. Pero sabihin mo rin na, ano ako, kakauwi lang ng ibon mo. Kasi kakauwi lang mo ng ibon ko. Kasi ang iisip ko, wala akong hinahabol na, kung pinag-force ako, ano, ngayon lang ako nag-lock. Kasi ang iisip kami ba, saka wala ang ibon. Ah. Pagkakabaya namin yun. Ah. Eh, ako pala nililinaw na talagang ano. Hindi, wala naman. At saka kung ano, wala talaga sa issue. Walang ano. Bali yung... Hindi ko nung paumanin sa lahat ng member. Patay na kayo. Bali yung tumao namin, tumao sa amin sa Bacoor, tao ng CHPA, imbisigan din po namin yan. Actually, na ano na, nakausap na po namin siya, bali, pag-aaralan po namin yung lahat ng nangyari ngayong araw na to. Tungkol dyan. Yun lang po. Yan sa makikita natin sa traffic. Nakikita ko to sa traffic kung anong ginamit na number pang send. Kasi ang sabi niya, hindi siya yung nag-send, hindi siya na, hindi ko nag-send. Ngayon nakikita natin kung anong ginamit na, matitrace natin kung anong account ang ginamit pang pang-clap nitong ticket na to. Baka na, dito na po kami. Okay. Ayusin muna po namin to at lalakad na po kami. Maraming salamat to. So yun na nga po yung live kanina sa Facebook page nga po namin sa CHPA Club po mga playay. Ayun po yung naging investigation nila Boss Dance po sa nangyayari po na yun. Kaya saludo po ako sa mga BOD natin, ang bilis po ang action nila. Bilis po ng ginawa nilang investigation para nga po malutas agad yung ganung pangyayari nga po sa club natin mga playay. Big salute po sa BOD ng CHPA po, kala Boss Dance po, kala Sir J.S., kala Sir Jerwin, kala Sir Manila. Ayos na ayos po mga boss yung agarang action po na ginawa nyo po kanina. Saglit-saglitan lang po, pinuntahin nyo agad yung player. Kaya saludo po sa inyo mga boss. Sa pangapo pala mga playhe, yung ibang investigation nila about sa clocking nyo nga rin po sa Kubo Pro. Tapos sa mga pinagtanawan din po nila sa area nga po ng ano ng player na yun. Ito po yung mga investigation nila. So ito na nga po mga player yung naging hatol po ng buong BOD po ng CHP po sa player na yun. Ito, basahin nyo po mga player. So yun na nga mga player, totally ban po siya sa CHP nga po, buwan nga po ng ginawa niya nga po. Nakakalungkot lang na ganun nga po yung nangyari. Sana sa mga ibang player nga po or puncher po na naglalaro po sa kani-kanilang club po ay huwag na pong tularan yung mga ganong gawain nga po kasi hindi naman talaga nakakaganda na yun sa image ng isang player lalo na po kung bumubuo ka ng goal mo na gusto mong mag-champion or gusto mong manalo sa karera ay hindi magandang gawain yun idol kasi number one sinisira mo yung image mo, yung karangalan mo at yung goal na binubuo mo nga na gusto mong ganito manalo. Sa pandaraya idol hindi yan, ano, hindi yan makakalusot lahat na una, tatlong beses mo gawin, bandang huli ay mahulit talaga yan. Kaya nakakalungkot lang idol kasi hindi ka na nga makakapaglaro sa club nga natin. Baka ban ka rin sa ibang club. Gawa nang siyempre malalaman nila yung history mo na ganun nga. Kaya sana wag mo nang ulitin yung kahit sa ibang larangan idol kasi mas magandang manalo ng wala kang ginawang masama, wala kang ginawang pandaraya. Mas masarap sa feeling yun idol yung nanalo ka ng malinis, patas, at walang inagrabyadong iba idol. Kaya sorry na lang idol kasi ganun nga nangyari nga ganun, nahuli ka. Kaya sana ano, yung tulad nga sinabi ko nina, kung sakaling sasali ka man sa ibang larangan ng sports, hindi man sa pag-iibon o sa ibang bagay, sana wag mo nang ulitin yung ganun ano kasi masisira yung image mo, karangalan mo, mawawalan ka ng karangalan. Tapos hindi lang yun kasi yung area mo damay din sa nagawa mo nga idol kasi syempre pagdududahan ng ibang player yan yung area nyo nga, ba't nakakalusot yung mga ganyang gawain. Kaya hindi lang ikaw yung ano yung napasama dyan sa ginawa mo idol, pati yung area mo nadamay sila. Kaya sana maging lesson learned yan sa'yo idol. Kaya sa mga ganyang player nga po or fanshare nga po na may mga ganyang agikain, may mga ganyang balak, eh wag nyo na pong ituloy mga kaplayhe kasi ganun nga mahulit-mahuli rin kayo mga kaplayhe kung sakaling mangyari yung mga ganong susunod pa nga po na senaryo po. Huwag tayong papakampante, no? Yeah.
Sabi ko nga kanina, mas maganda maglaro ng sports or kahit anong bagay na malinis yung konsensya mo at wala kang ginawang mali at yun. Yun yung may pagmamalaki mo sa ibang player at ibang mga tropa mo na ganito ganyan, nanalo ka, nag-champion ka dahil sa malinis na gawain, nag-champion ka at mas magiging proud ka sa result mo pag malinis ang konsensya mo, idol. Kaya sana wala nang tumulad doon at wag lang maulit yung mga ganong bagay, mga apply high. Yun nga po, mga apply high, big salute po sa agarang action po ng BOD po ng ating CHPA club. Kila Boss Dance po, kila Sir JR, kila Sir Jerwin, kila Sir Chris Manela. Ang bilis po ng action nyo, mga boss, kaya saludo po kami sa inyo, mga boss. So bago ko tapusin tong video na to, mga play, shoutout muna tayo sa mga tropa natin na nagpapa-shoutout nga po. Shoutout po kay Chodilan VM ng Team Upland po sa CHPA nga po ng Upland, sa Silang din po. Shoutout po sa buong CHPA member po, lalo na po sa tropang Dasma, tropang Upland, tropang GMA, tropang Bulihan. Shoutout po sa inyo lahat, mga idol. Shoutout din po kay Boss Dance po na yun, racing chairman nga natin, malipit na racing chairman natin. Shoutout po sa iyo, boss. Yeah, boy. Big salute po sa inyo. Kay Boss JR po, kay Sir Jerwin, kay Chris Manila, shoutout po sa inyo, mga boss. Shoutout na rin pala sa core natin si Erickson Baro ng GMA nga po, kay Sir Jun Anisardo, kay Boss Mark Baluyot, sa kay Sir Martin Mariano. Yan mga poging ano natin, core po ng CHPA. Will you please repeat it? Poging ano natin, core po ng CHPA. Sindakan lang yan eh. Shoutout na rin po kay Kapakpak TV, kay Chairman's Love TV, kay Bijuman Love TV, kay John Stevenson, tapos kay Limwell Catalan din po ng Upland. Shoutout po sa iyo, idol. Shoutout din po kay Idol Eric Sanchez po na solid supporter nga rin po natin, tapos kay Daddy B, poging-poging daddy ng Angeles, Pampanga nga po. Shoutout din po kay Wilson Genesis Love TV, kay 91 Love TV, kay Jobert ET TV, kay Bastis Love TV, congrats sa iyo, idol, sa bagong love mo po. At pagka-monetize mo nga po, congrats po sa iyo, mga idol. Kay Maring Seas po, ang puso nga po ng Team Salvavida. Shoutout din po sa buong team po ng Team Salvavida. Kay Karate Love TV, kay Guns Pigeon Love TV, kay Estig Love TV, kay Sarasi Barbros Love TV, kay Boss M, kay Algen Pineda, yan, the Burout King. Si Algen Pineda, shoutout sa iyo. Kay Cloud Strike TV, kay Kuya A TV. Yan sila yung mga nasa description ko rin, mga play high. Supportahan din po natin sila, mga play high. Kila JB Dison, saka sa Team Lasengero, mga play high, shoutout po sa inyo. So hanggang dito na nga lang po itong vlog na to, mga play high. Sana maging lesson learn sa atin yung content na to. So until next video ulit, mga play high, happy flying po and God bless po. Magandang gabi po sa inyong lahat.